So, napansin nyo, wala tayong niluto, kundi karne, buti na lang. Nakasigit tayo ng ano, pinaputok na pampano. Pero ngayon, napansin nyo ang ating mga ingredients. Hindi ko alam yan. Hindi ko sa akin yan. Meron tayong bisita. Alam nyo, mahirapan ito. Imbitahin. Buti lang ho, medyo hindi busy, kaya tayo pinaunlakan. Diba, lagi nyo narinig si Acheng Bibian? Dako! Nadali ho natin ngayon. Siya. Pakikita niya sa atin, isa sa mga specialty niya, ang inutak. Alam niyo, pagdating sa kakanin, matindi ito. Si Acheng. Talagang dali sapin-sapin. Hintayin niyo. Magkakaroon siya ng sariling YouTube channel. Pag ano, tulad niyan. Yan ang magiging pangalan na kanyang YouTube channel. Right there. So, hintayin nyo lang. Ito na, si Acheng Bibian. Let's go. Ito po ang ating bisita. Acheng, ano bang? Ayan na. Ano ba? Aba. Ayan natin mga ano. Ito ho, siyang papaliwanag. Ano ba yung gagawin natin at isang kater ba yan? Parang dinala mo na yung kusina. Okay. Ang gagawin po natin ngayon ay magluluto tayo ng inutak. Mm-hmm. Isa sa mga specialty po ng Kapampangan, inutak. Halo? Ito po, manyaman kayo ni? Wow, manyaman. Ito po ang ating mga ingredients. Dahil dalawang separate sila na lutuan, ito po gagamitin natin ang glutinous flour, 16 ounce per pack ang bawat isa. Gagamit din tayo ng ube. Kailangan natin ng ube. Ito ba mauubos mo? Oo, kailangan natin yan. Balak pa namang mag-merienda. Ay, hindi pwede. Vanilla. Ang ating flavorade na ube, kailangan na po sa bukod sa ube, may ganda pa ang flavor? Yes. Kailangan natin yan. Ngayon, ang kakanggata. Ang kailangan po natin bawat isang lutuan ay 3.5 cans po ng kakanggata. Gustong-gusto kong ginagamit ang chowpo dahil pure na pure po at sariwa ang lasang-lasa ang gata. Ngayon, makikita nyo may naiiba. Okay, napansin ko. Kakaiba yung lata na yan. Yeah, this is the coconut cream. Much creamer to na coconut kesa po dito. Kasi ito parang may halo na siyang konting tubig. Pero ito ay purong-puro po ang cream na to. And nakita ko. Aba, ano ba yan? Para sarap tikman yan. Ito ang ating latik na ihahalo. So, nabili mo na ng ganyan? Hindi. Ay, gumawa. Ginawa ko na to ahead of time. Sa mga susunod na ano, tuturo ko sa inyo paano paggawa ko yes. ng latik. So, well, let's start. Alam mo, first time niya kasi, medyo nahihiya. Nung araw kasi, mga biyukon-biyukon lang ang sinasalihan ito eh. Ngayon, iba na siyempre ito. Cooking na yan. Dati ko siya nanalo. Ay, nakalimutan natin. O, ano? Ang asukal. Kasi, ay, nakatago ho. Hindi lang namin pinapakita sa inyo, pero gagamit rin tayo. Gagamit tayo ng 1 3/4 cups na sugar sa bawat luto. Then, dito natin ilalagay yan. Yes. Kailangan natin iluto dito. So, mga etong mga ingredients mo, mga ilang ganito magagawa? More or less, siguro mga 4 or 5. Apat ba? 4 or 5. And lastly, kailangan natin itong pan. Damn. Ito'y madalas kong gamitin para hindi manikit. At dala mo lahat ng instrumento mo? Oo. Ito yung mga typical na mga ginagamit. Exactly. Kayo, pag nahihilig ko kayo sa paggawa ng kakanin, no? Mukhang ito yung mga magandang i-invest na. No? And the best itong lutuin sa non-stick pan. Which, ay, meron ka. Meron diba? Naman. Meron mo tayong non-stick. So ngayon, pagbalik natin, pakikita mo lahat kung eksakto paano gagawin yun. Yes. Papakita natin step by step hanggang sa mabuo natin ang inuta. Hanggang kakainin natin. Of course, okay. Yes. Okay, we'll be back. Ito na. Na-prep na ni Acheng Bibian lahat ng mga Ricardo. Hindi ko alam kung ano to, paliliwanag niya. Ano una natin gagawin? Una natin ikaw gagawin pala ay yung pinaka-base muna, yung purple. So, ang gagamitin natin, katulad ng sinabi ko kanina, gagamit tayo ngayon ng isang pack ng glutinous flour. So wala pang ano, hindi apoy. Pa wala pang apoy. Wala. Oh, okay. So gamitin natin yung isang pack ng glutinous flour, no? Maganda pala 'to. Pwede ring magluto ng wala apoy. So isa lang muna. Yes, isa okay. muna, no? Pagkatapos, ihulog na natin
yung 3.5 cans ng coconut milk na... 3.5? Di mo pa ginawang 4, ha? Hindi. Kailangan 3.5. Yes. So, unti-unti nating ilalagay kasi hindi natin pwedeng biglaen. Dahil pag binigla mo, mamumuo masyado, mahirap nang i-dissolve. Ah, okay. Kaya so, kailangan dahan-dahan muna. Okay. Alam mo, ako listening lang ako dito. At ihalo natin, ano? Oh, hawakan mo ng konti. Yes. Medyo dumulas. Kung sa bagay, itong glutinous flour, madali yung i-dissolve, madali yung matunaw. Ako, pinong-pin. Sa Pilipinas lang, hindi ko alam kung yan ba'y pinapagiling o marami rin available na ganyan sa Pilipinas. Ay, ako, pag nauwi ako sa Pilipinas, eh, nagamit ko yung puro na gata. Eh, paano yung ano, glutinous rice? Merong nabibili na. Ay, yun naman pala. May nabibili na sa Pilipinas. Maski yung mga coconut milk, meron na rin. Okay, so kaya-kaya nilang gayahin talaga yun. Yes. Lumalakit, no? Uh-huh. Ayan. Kikita ninyo, na-dissolve ng maigi, no? Ngayon, ihuhulog natin yung asukal na puti. 1 3/4 na asukal. Mahalaga, 1 3/4. Hindi pa naging ang dalawa. Masyadong tatamis dahil lalagyan natin ito ng ube. Sa bagay, baka tumasang ating A1C. Correct ka dyan. Ngayon, ang paglagay natin ng ube, ito, ayun ang first maraming nabibili naman sa labas na flavorade na ube. Pwede ring purple color lang. Ito yung nagdadagdag lang to ng lasa. Sa bukod sa kulay, may lasa pa yan. Yes. Aba. So, maglalagay tayo ng mga... Ay, gumanda. Nadidissolve lalo. Oo. Oh, oh. Ng 2 teaspoon, no? Pwede mong tansya. Ayun na. Yan. Ang ganda agad ng kulay. Oh. Purple. Akala nyo light yan. Pag naluto yan, magda-dark pa yan. Kapam. Okay. Ngayon, ang panghuli natin ay itong purple yam. Isang bote gagamitin. Pwede rin naman kayong gumawa ng sarili ng purple isang yam. Isang bote para dyan? Yes. Ah. Maraming ano, masarap na purple yam. Eh, paano yung mga nabibili sa palengke sa Marikina, may mga halayan talaga? Pwede rin. Isang llanera na maliit. Isang llanera maliit. Oo. Okay. Ngayon, ano, ihalo natin. Alam mo, sa dami ng klase ng ubi flavor dito. Ubing-ubi. Tatlong klase yata ng ubi flavor ang nilagay mo dyan. Pero alam mo, maganda na itsura. Alam mo, magiging dark. Lasa. Ang panghuli natin ngayon ilalagay ay asin. Just ano, a pinch of salt lang. Parang kakaiba yan, ha? May asin pa pala to. Yes. So, kukuha na ako ng asin. Hindi eh, wala pa ba ako na? Ito. Alam mo, kung yung ano eh, alali. Kailangan po doon ng a pinch of salt. Yes. Pakita mo yan. Oo. Ayun. Konting asin lang. Bakit? Bakit tayo naglalagay ng asin? Ba, hindi ko alam. Wala namang question and answer. Tayo naglalagay ng asin, parang ganun, lumabas ang lasa ng ibang ingredients na nilagay ko. Yung konting asin yun. Yes. Lumabas ang tamis, lumabas ang lasa ng ube, lumabas ang lasa ng gata. Okay. Ngayon, lulutuin na natin. Madali lang po ito. Kaya... Hinanda ko na yung mga tray. Nilagyan ko ng konting pam. Kung makikita nyo. Eh, paano kung walang pam? Butter. Pwede yung mantikilya. Basta... Eh, paano kung walang butter pa rin? Ah, bumili na lang. Okay. Nilalaban ko sana eh. So, bumili na eto na. Eto na. Lulutuin natin sa mahinang apoy. Mga medium. Hindi pwedeng malakas kasi... Medium malakas. Hindi ba medium malakas pa yung medium? Okay lang. Okay lang ang medium. Or medium low kung gusto niyo para hindi masunog at manikit, para pantay-pantay ang pag-mold. Basta depende sa kalanyan, basta mahina lang ang kailangan. So, eto na.
patuloy lang ang halo, hindi natin pwedeng iwanan. Throughout the process ng pagluto po niyang nito, kailangan ni haluin to ng continuously. Kaya pala meron kang muscles. Totoo yan. So yung apoy na, ba? Pero alam mo, in fairness, naamoy ko. Naamoy ko na agad yung gata. Yes. So, papakita ko sa inyo, maya't maya, makikita ninyo na magbumold ito. Babalik kami pag yung, ano na, sabi namin ko ilang minuto hinalo, at the same time, iba na ang itsura. Okay? Almost 8 minutes na. Yes. Makikita nyo, medyo namumuuna. Yes, namumuuna siya. Pero katulad na sabi ko kanina, kailangan continuous ang paghalo natin. Dahil para pantay-pantay ang pamumuo ng ating so after mga 8 minutes, halos ganyan na ang itsura. Yes, lalapot pa to. Lalapot. Kaya sumingit ako para ma-close up ko. Kita nyo naman si Aching Baby, no? Hindi nyo na natatanong. Dating sumasali ng view ko. Nanalo nga ito. Siya ang naging binibining kakanin ng tarlap. So, eto na. Yes. Pinakita ko sa inyo kanina, mga 12 to 30. Eto, nasa mga 13 minutes sa siguro to, ha? Tingin ko kung mga 15, 18 minutes. Pero ano na, nagiging kalamay na ang itsura. At the same time, talagang nagiging dark, ha? Nagiging kulay, ano na, halaya. Yes. Malalaman mong luto ito pag hindi na sila naghihiwa-hiwalay tulad nito. Buo na siya. So, yan. Ito, kasi may gata, may... Yes. Ngayon, ito'y luto na. So, patayin natin ang apoy. At habang mainit, ilipat na natin sila sa container. Teka, patayin ko muna. Oh, ayun na. So, ililipat na natin sila sa container. Habang mainit, madali yes, pang para yes. So, ito ang ating unang gagawin. So, alam mo yan, hati mo sa apat yan. Baka nga lima pa eh. Aba. Yes. Kaya pala may reserbang ano. Alam mo, pag yung bigay mo lang sa akin, ako bahala dyan. Okay. Alam mo, itsura niya, kala mo, halaya. Yeah. So, itong pinaka-base, itong sa ibaba ng inutak natin. Oh, ayan. Pinapakita okay, ni so, Bibi yung isa. Pag nalagyan na namin yung lima, baligan namin kayo at baka mainip kayo. Okay? So, na-distribute yung ano, purple na first layer. Medyo pinlatin niya ng konti using yung spatula na may konting pam. Also, eto na. Eto na ngayon ang itsura niya. Medyo kalahati na. Kala ko nga ni, tiki man, hindi pa pala. Eto ngayon, gagawin niya ngayon ang second layer. Yes. Ngayon, second layer natin. Ang kulay nito ay puti. So, same ano, yung glutinous flour natin, isang buong pack ulit. 16 ounce ulit yan. Ayun ano. Yes, 16 ounce ulit. Same procedure din kung paano so, puti, natin ginawa. Puti naman to, second layer. Yes. Kinabahan ako, kala ko purple din eh. Sana pinag-isa na lang natin eh. Dumaldal na naman ako. Oh, puti daw muna. Bakit lagi ang bango ng gata, no? Yes. I can imagine talagang gata sa atin na, no? Oo, napakabango. Yung bagong ano sa paning, yung bagong pika. Okay. Okay. Okay, now, hulog na natin yung ating asukal. 1 3/4 cup ulit. Walang labis, walang kulang. Pero mukhang madali-daling haluin to kasi walang halay eh. Yes, totoo. Okay, ngayon lagyan natin ng 1 tablespoon vanilla. I mean, 1 teaspoon vanilla. Yup. Ballpark. Galing. Haluin ulit. Lagyan natin konting asin. Aba, teka muna. Eto. Bagong pundar ko yan. Kabibili ko lang yan. So, yan. Basta nung nailagay nyo na yung ano, sugar,
pinch ng salt. Continuous lang. Konting vanilla. Konting vanilla. Halo lang na halo. Ito kasi ang ating second layer. Puti naman. At ang panghuli, pakihawak mo. Oh, sige, hawak ko ito. Wala naman tayo. Maglalagay tayo ng latik. Ang mga iba hindi naglalagay ng latik. Naglalagay ako ng latik para mas luminam-nam. Kaya nga, specialty ka kanin. Ni Acheng Bibian. Pwede kayo maglagay mga 1/4 cup. Wow, dami rin palang nalagay niyan. Okay. Ha? Nako. Ito yung latik, hinalo na doon sa ano. So, kada hiwa mo nito, kada subo mo, may latik. Yes. So, ngayon, lutuin na natin ito muli sa medium fire. At katulad ng kanina, kailangan ang paghalo nito ay continuous at hindi natin pwedeng iwanan para hindi manikip. Giga sa Pampangan, kailangan natin ng kasapuego. Wow. Ano ba ang kasapuego sa iyo? Kasapuego? Pospro. Wow, pospro ba? Okay, lutuin na po natin. This would take about another 12 to 15 minutes on ano, sa medium heat, medium fire. Haru, sinindahan ko na. So ayan, basta continuous lang halo, parang yung kanina, yung ginawa natin itong first layer na purple, then babalik kami. Siguro, pag yung medyo lumalapot na uli, at pakikita namin sa inyo. Okay? So, halos ano na rin ito, mga 12 minutes, parang kanina. Ito na itsura, yung kulay puti, yung ating last layer. Ha? Yes. Mas naamoy ko ngayon yung, ano, yung latik na hinalo mo, ha, nung uminit na rin. Ha? Naku, gandang tignan. Kala nyo sa umpisa, pag nakikita nyo ganito, ang pangit-pangit. No? Pero eh, ako nagulat kanina, eh, nung naging parang kalamay ang itsura nitong purple. Eh. Pag ganyan mga stage talaga. Alam mo, Ache, hindi mo lang napansin. Behind the scene, kumuha na ako. Ready na ako, ha? Baka maubos mo isang lanera, Bong. Wala naman siguro masama. Alam mo, medyo mag-i-skip ako ng doctor's appointment. Madadali yung A1C. Alam mo na, tataas ang sugar. Ingat lang ko, ha? Alam niyo naman, pag tayo mga sumisigwentan, eh, medyo tumataas ng sugar natin. Eh, wala naman masama kung kaprasomatic mo niyo. Pero, naku, pag ito'y natikman ninyo, kahit kayo, pwede nyo nang gawin ito. Napakasarap. Pero, kidding aside, ha? Pwedeng pang-business pala sa atin ito, ha? Pwedeng-pwede. Nga lang, di ko alam kung magkano na ngayon. Medyo may kalakihan din itong yanera mo na ito. Hindi ko rin alam ang presyuhan sa Pilipinas, eh. Eh, kasi balita ko. Pag nagluluto ka sa Pilipinas, pinamimigay mo yata, eh. Masaya ako magluto pag may kumakain. Yun ang importante. Yes. Pag nakita mong nasisihan yung mga kumakain, bayad ka na. So, pag hindi na sila humihiwalay, yes, yun na uli ang indikasyon na luto na. Exactly. Okay. Mabilis lang po ito. Walang isang oras. Well, actually, wala nga. Kasi itong purple, 15 minutes, tapos ito tayo ngayon sa puti. So, paglagay nung second layer, halos yun na yun. Yes. Nararamdaman ko na nalalapit na. Antiki man. Pakikita ko sa inyo. Sana naandito kayo. Malay nyo. Nakakamoy mo ba yung gata? Ika nga ni Aisa Siguera. Balang araw. Dumating din yun. Alam niyo, ito lagi ko nire-request kay Vivian. Basta pag yun, pupunta sila sa bahay. Sabi ko, luto ka naman, inutak. Yan, ang lagi niyang dala. Okay. Okay na. So, eto, pakita ko mo lang ano, paano paglagay sa isang ano, ng second layer. Patay mo. Abi, ito na nga. Haru, napagalitan tayo. May yamang kini. Okay, so, kanina, ito yung purple. So, ilalagay na po natin yung pang-itaas. Naku, oh, Diyos ko. Haru. Kailangan magbigay tayo ng konting espasyo dahil lalagyan pa po natin ito ng cream. Ah, may cream pang ilalagay yes, dyan. Yes, yun yung isang klase ng coconut cream. Kumbaga sa Pilipinas, yung pinakaunang tiga. Kakanggata ang tawag sa Malina. Kaya pala mag-o-oven para masunog yung... Susunugin natin. Yan ba ibobroil o yung oven? Ibobroil to pero saglit lang, wala pang 5 minutes. Aba, kaya kailangan... Tututukan natin yan. Tututukan natin. Opo. So,
lalagay ko muna lahat ng ito sa llanera at pagkatapos papakita ko sa inyo ang final stage ng ating inuta. At babalikan namin kayo. So ito, nailagay na yung second layer, yung pinakahuli. So bale, lima ang nagawa namin, ibobroil natin ngayon ito. Yan ang aking ano, yan ang aking papel. Okay. Pero bago natin i-broil, lalagyan ko pa siya ng latik. Ayun nga pala, yung pinaka... Ah, may latik pa, ha? Yeah. Sabi, lalagyan mo ng cream. Yes. Overload pala ito. Ngayon, ang ilalagay naman natin, bago natin i-broil, ay yung coconut cream sa ibabaw. Okay. So, kukutsarahin mo yan. Yes. Okay. Ayan, so nakita ninyo sa isang sa limang lutuan nito ng ganera, isang lata po ng cream. Okay. So ayan na. Dadali na namin, ibobroil na namin 'to para makita niyo na huling stage, okay? Exactly. O paano, upo na ako dito, baka mamaya masunugan tayo eh. Ito na, hinihintay-hintay ko na. Tinutukan ko na. Mahirap 'yan. Malapit na ang pikiman. Ito na ang pinakahihintay natin. Sabi ni Atsang Vivian, ito na yung kinukutsara. Mm-hmm. Hindi na. O sige, yun ang tradisyon sa inyo. Ha? Hindi, abay, yan talaga ang pagkuha ng okay. Ating inuta. Aba. So, kung... Subukan natin. Yes. Okay. Kikita po naman ninyo. Okay to. Okay muna to. So, ngayon ito. Kita niyo, ito yung ano, latik. Nahalo doon sa puti. Tapos ito yung unang layer. Yes. Pero hindi pwede. Kaya tikman ito. Para masabi natin kung tunay. Baka mamaya. Haro. Mapali. Apali? Mapali. Mapali. Ano masasabi mo, Bong? Manyamag yan. Nakasarap ng latik. Yung latik na nakahalo dito. Tsaka ito. Napakasarap. Ito po. Ang aming inutak. Na napakasarap. Salamat po kay Etcheng Vivian. At muli, ating babasbasan ang ating pagkain. Tayo magpapasalamat. Huwag tayo magpaalam. Isa na namang mapagpalang araw para sa ating lahat. Salamat sa Diyos. At tayo may masarap na merienda. Salamat po kay Etcheng Vivian. Hanggang sa muli, kayo mag-iingat. Salamat po. Ayun.